Guys, i-harvest na natin yung zucchini namin dito. Ayan o. Nag-harvest na ako nung nakaraang araw. So, harvest ulit tayo guys. Para lumaki pa yung iba. Ayan siya o. Ayan. Wait lang, pakita ko nga. Ayan. Ayan yung ating zucchini guys. Masarap to guys. Ah. Ayan o. Ang laki o. Pangalawang harvest. Oh, laki-laki o. Grabe o. Ayan. Meron, aray ko, natusok ang kamay ko. Ito pa siya. Ayan. Wala akong tanim na kamatis ngayon, guys. Zucchini lang. Ayan. Oo, diba? May mga tumutubo pa dyan eh. Ayan. Para lumaki pa yung iba. Ah, natusok yung kamay ko, guys. Ayan. Lots of zucchini. Ayan. Ito siya guys, masarap to kapag ano, i-bake, gawin ding zucchini bread. Ayan, igisa lang ito guys, masarap na. So dito sa Canada, 3 months lang ang summer, kaya ito, tanim-tanim. Yummy! Ayan guys, pagkatapos natin mag-harvest ng zucchini, ayan, balikan na natin yung ating pinapaalsang dough para sa ating tinapay. So for today's video ay tinapay serie muna tayo guys. So ayan, may napanood kasi ako sa YouTube guys kung paano gumawa ng napakasimpleng tinapay gamit ang isang klase ng ingredients lang or timpla ng dough. So ayan na guys, nagbilog-bilog lang ako dyan. Tapos nilagay ko na doon sa ating gawaan ng banana bread. Ayan, gagawin natin yung pandesyosa. So yung dough na yan guys, pwede mo rin gumawa ng pandesal, Spanish bread o kaya yung ensaymada. So ayan guys, naisipan kong gumawa niyan guys dahil napakasimple lang. Yan kasi yung tinapay na lagi kong nakikita sa palengke. Ayan, yung ganyan na style guys. O diba, nabake ko lang yan saglit ng mga 15 minutes. Depende yan sa lakas ng inyong oven. So pwede nyo ring i-adjust. Medyo napasobra ko yata ng pagka-brown yan guys kasi nasa 350 degrees Fahrenheit yung ating oven. So ayan, medyo okay-okay naman din yan guys, hindi naman yan siya sunog. So ayan, okay-okay na siya yung ating tinapay for today's video guys. So hindi ko na pinakita kung paano ko yan minasa-masa, kung paano ko ginawa dahil hindi ako magaling magmasa guys. Sobrang nahirapan talaga ako sa pagmamasa, lalong-lalo na at medyo masakit pa nga yung ating kamay at braso. So ayan, nilipat ko na siya sa plato nung medyo lumamig-lamig na siya. Tapos yung isa pang nagawa ko, ibibake ko na ulit siya. So nung malamig na siya ng tuluyan guys, pinahiran ko lang siya ng margarine na nabibili dito sa Canada. Wala kasi ako ng star margarine. Mas gusto ko kasi guys yung star margarine. So susunod gagawa uli ako. Tapos yan, budburan lang natin ng asukal. Oh, yummy. Mm. So lambot. Oh, it's so malambot. Guys, oh, it's so malambot. Tikman ko kung masarap. Malambot. Bak, to pag may cheese. Can I have one? Mama! Mama! Come on. Look, British only. Come on. Hey! Mag-play ka muna dito. Wait. Come here. Okay, on the video. Give! Extra. Ayan guys, magmula nung natuto akong gumawa ng tinapay, wala na akong ginawa kundi magluto ng magluto, magpractice ng magpractice kung ano yung mga napapanood ko sa YouTube, sa Facebook. Ayan guys, ginagaya ko siya talaga at dahil nga isa rin yan sa mga libangan ko dahil mag-isang buwan na nga tayong hindi pumapasok sa trabaho mula nung na-injury tayo guys sa work. Medyo okay na rin yung aking right arm guys hanggang sa shoulder, kaya nga lang kapag nagmamasa ako ng tinapay, medyo nararamdaman ko pa rin yung pain, kaya sobrang bagal kong magmasa kaya hindi ko na ipinakita sa inyo. So actually guys, habang naka-off tayo sa trabaho, tuloy-tuloy pa rin yung sahod natin at tuloy-tuloy din yung therapy at wala tayong binabayaran. So yun ang kagandahan dito sa Canada, lahat ng treatment mo, lahat ng medication, lahat ng therapy ay libre yan, wala kang babayaran dito at syempre tuloy-tuloy din ang ating sahod. So ayan guys, na-i-chika ko lang sa inyo, dito na natin tatapusin yung video natin ngayong araw. Huwag niyo kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page. Maraming maraming salamat guys. Have a nice day. Bye!